Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules, sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, ang Oktaba ng Pasko. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdaliya, pinupuri ka namin, binarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong ang kapurihan, ang inyong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa alat, ang inyong Jesu Kristo buktong nana, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang.
ang kataas-asan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalagitnaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpaging dapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ang dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal.
Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayon, manang Diyos, ang diwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na angalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kaniyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pinatutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon na ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasalutan." Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila at nag-uusap-usap.
Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pinaghati-hati ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano po ang pagkadismaya na inyong nararamdaman sa ngayon? Maaaring dulot ng problema, maaaring dulot ng mga pinagdadaanan, ang iba'y dulot ng sakit, ang iba'y dulot ng mga bagay na nagpapahirap. At minsan ang mga bagay na ito'y nagdudulot ng pagkadismaya sa atin. Ano po ba yung pagkadismaya? Ito yung pakiramdam na para bang ikitalong-talo, na para bang ikaw ay napaglamangan, ni kay nang hihinayang. Yun ang pakiramdam ng dalawang alagad sa mabuting balita. Nadismaya sila dahil akala nila itong si Jesus na makapangyarihan at nagagawa ng mga himala, namatay at ikatlong araw na hindi pa muling nabubuhay. At kapag ka ikaw ay dismayado, ikay problemado, ikay maraming pinagdadaanan, may isang katangian na kalimitan mong ginagawa. Madalas ang mga problemado nakatungo. Madalas ang may mga pinagdadaanan laging nakayuko. Ang mga malulungkot palagi nang gusto lagi ay medyo nakapikit. Yun ang dahilan, sabi ng mga dalubhasa, kung bakit hindi agad nakilala ng dalawang alagad si Jesus. At yun din ang hamon sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo may pinagdadaanan, sa mga pagkakataong ikay nahihirapan, sa mga pagkakataong ikay may problema, huwag kang manatiling nakayuko. Huwag kang manatiling malungkot. Huwag kang manatiling palagi ng walang lakas. Sapagkat kapag ganoon, mahihirapan tayong makilala ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Kapag ikay may problema, kaya nga ang tawag diyan ay pinagdadaanan. Di ka, malimit yung marinig. Parang may pinagdadaanan ka ngayon. Tama, kapag sinabing pinagdadaanan, abay wag mong tambayan. Kaya nga pinagdadaanan ang tawag eh. Ay di daanan mo lamang, lilipas ang lahat ng iyan. Huwag manatiling malungkot. At yun ang sinasabi sa atin ng pagbasa sa araw na ito. Sabi sa unang pagbasa, yung taong lumpo at may sakit, tumingala siya kina Pedro at kay Juan. Ganon din tayo. Tumingala sa Panginoon. Kilalanin ang kanyang paggalaw. Kilalanin ang kanyang mga ginagawa para sa atin. Sapagkat ang Diyos lagi namang may biyaya sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, number 174, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, tiyak nakakaiba ang landas ng pagsunod kay Kristo. Ang pagsunod kay Kristo sadyang kakaiba at hindi ito laging masaya. Bagamat tayo ay mga anak ng pagkabuhay ng Panginoon, hindi laging masaya ang buhay pananampalataya. Bahagi nito ang krus, bahagi nito ang mga pinagdadaanan, at isang natatanging paalaala sa atin ang pagbasa ngayon, saan nila nakilala si Jesus. Ang sabi doon sa huli ay,
at nakilala niya sila sa ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ano po iyon? Ang banal na Eucharistia, ang kasalukuyang pananahan ng Panginoon sa ating piling. Kaya tuwing tayo dadalo ng banal na misa, siguraduhing makikita at makikilala natin si Jesus sa anyo ng tinapay at sa anyo ng mga taong nakakasalamuhan natin sa pagdiriwang ng banal na misa. Yun ang pilitin natin, mga minamahal. At paano natin siya makikilala? Adi pag tayo'y titingin sa Kanya at matapos natin siyang makilala, may isang hamon ang ginawa ng dalawang alagad kahit gabi na. Nang makilala nila si Jesus, agad silang bumalik upang ibalita na sadyang nabuhay si Jesus. Ganon din tayo. Kapag nakilala mo si Jesus sa banal na misa, sa iyong pagdadasal, sa iyong pagmumuni-muni at pagninilay, kailangan siya ibabahagi sa iba. Sa pamamagitan ng ano? Ay di ng kabaitan, ng pagpapatawad, ng pag-unawa, ng pag-intindi, ng pagtulong sa iba. Mga minamahal, itong hilingin natin ngayong Miyerkules ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa Banal na Komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso na laging kumikilala sa iyo upang sa kabila ng lahat ng aking problema, ng aking pinagdadaanan at ng aking mga kasalanan, patuloy kitang makilala nang sa gayon, ikaw ay maibahagi ko rin sa aking kapwa sa pamamagitan ng aking pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa sa kanila. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsi tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus
ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kaming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magkakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin, sumasalangit ka, sabayin ang ngalan mo, mapasa. Sa lupa para ng salamin, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad na sana kakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahit Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Pagbibigayang pusa na ang buong bayay magkaisa. Mag-iisang bayan sa piling mo, sa dulang bulan magsasara. Banal mo katawa. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay kailangan na natin ipagawa ang extension para po sa may mga magagandang loob na nagnanais makabahagi sa paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa detalye ng inyong mga tulong at donasyon. Ikaapat, mahigpit po nating ipinatutupad ang ating panawagang Clego, clean as you go, lalo na po sa iba't ibang lugar natin sa pambansang Dambana at sa ating osteria, doon sa ating kainan. Kaya po, paalalahanan ng inyong mga kasamahan na ang mga basura ay ilagay sa tamang lalagyan. Gayun din po, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Pakisabihan ng inyong mga kasamahan at kakilala, lalo na ang mga unang beses pumupunta sa pambansang Dambana. Kailangan nilang makita ang ating main arc. Ito po yung narito sa bahagi dito. At sa loob niyan ay meron tayong apat na malalaking mga free parking. Nang sa gayon po ay maging maayos ang inyong pagbisita sa National Shrine. At sa May 25, birthday ni Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng car-raffle program. Ito'y tulong natin sa ating mga scholars ni Santo Padre Pio. Sa halagang 500, mananalo kayo ng iba't ibang mga papremyo na naririyan po. Ang mga ticket naman ay available sa ating pamisahan sa opisina at mamaya sa paligid ng simbahan pagkatapos ng misa. Father Oka, kami nagpapasalamat. Humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa sa 10 ng umaga, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya.
Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Tunog ng Diyos na buhay na si Kristo nga tinghali at manunog.